Pangapat, unifies the family. Ang kagandahan ng pamilya, itinuturo ng Kristiyano, pero hindi lamang Kristiyano. Itinuturo ng mga Muslim, itinuturo ng mga Hindu, itinuturo ng mga Hudyo, itinuturo ng mga Buddhist. Ang ibig sabihin, ang pamilya ay universal sa lahat ng relihiyon. Pero kahit na napakaraming relihiyon na nagtuturo tungkol sa pamilya, ito rin ang pangunahing problema ng makabagong panahon. Yung pagkakasira, pagkakahiwalay-hiwalay ng pamilya. Alam niyo ba kung ilan ang nagkakahiwalay na mag-asawa sa buong mundo? Higit sa kalahati. So kung ngayong araw, pagpalagay natin, merong 100,000 mag-aasawa. Paglipas ng panahon, 50,000 ang magiging magkahiwalay. 51%. Ibig sabihin, higit pa sa kalahati. Sa Amerika, ang divorce, 75%. Anong ibig sabihin po nun? Sa 4 na mag-aasawa, isa lamang ang matitira. Ibig sabihin, yung 3 magkakahiwalay. Samantalang ito ang pangunahing turo ng Kristyanismo. Sa Pilipinas, bawal maghiwalay ang mag-asawa. Wala tayong batas diborsyo. Pero napigilan ba mga Pilipino magkahiwalay? Hindi. Ang daming nagkakahiwalay. Siguro kamag-anak nyo pa yung iba. Baka anak nyo pa yung iba. Hindi ba? Kaya ito yung malungkot. Kaya parang wala nang katotohanang nagtuturo sa mundo kung gaano kahalaga ang pamilya. Kung gaano kahalaga ang pag-aasawa. Samantalang lahat nagtuturo. Simbahan, moske, temple. Napakahalaga ng pag-aasawa. Pero ang realidad, higit sa kalahati, naghihiwalay. Ito pa ang sabi sa pag-aaral sa Amerika. Sa loob lamang ng 70 taon, tumatagal ang mga nagkakahiwalay. Pag nangako sila sa kasal, sasabihin sa kanila, till death do you part. Kayo ba ay magsasama hanggang sa kamatayan? Anong sagot ng mag-aasawa? Opo, matigas na opo, susunod kami. Pero ang realidad, sa loob ng 70 taon, 75% magkakahiwalay. Masaya, malungkot? Malungkot yan. Kaya ang ibig sabihin, maaring hindi na natin lubusang nauunawaan ang kahalagahan ng pamilya. Hindi na natin lubusang nauunawaan ang kahalagahan ng pag-aasawa. Bakit ganoon na lang? Ang dali-dali nilang pumirma, ang dali-dali na mag-asawa. At binabanggit natin yung mga nakapirma, no? Maraming tao nagsasama na lang, hindi kinakasal, nagkakahiwalay din. Hindi kasama yun sa bilang kasi walang paraan mag-register. Pero napakaganda ng konsepto. Ito ang solusyon ng divine principle sa lahat ng mga problema ng mundo natin, sa bansa natin. Magsisimula sa pamilya. Ang pinaka-basic o pinakamaliit na unit na bumubuo ng lipunan. At pag-uusapan ito natin pagdating natin sa mga lecture. Panglima, hindi lamang yung pag-aayos ng pamilya, mga lahi, mga bansa, at mga kultura. Ito ang dapat na meron tayo. Ito ang pangangailangan ng mundo. Ito ang paraan na magbago ang mundo natin. Isang bagong pahayag. Hindi lang naimbento ng tao, isang bagong pahayag na galing sa Diyos. Para makamit na natin yung tinatawag na pamilya ng Diyos sa lupa. One world family under God. Na hindi lang para sa isang lahi, kultura o bansa, pero para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito ang ating vision. Ito ang ating plano na makita natin ang buong sangkatauhan maging isang pamilya na sa ilalim ng isang magulang. Ang magulang, ang Diyos. Ito ang sinulat ng isang sociologist na Aleman. Isa siyang nag-aaral ng lipunan. Scientist yan na nag-aaral lipunan. Ang sabi niya, hindi sa pamamagitan ng pagdadagdag ng batas na tayo ay pwedeng magbago. Ang kailangan natin, maintindihan natin ang tinatawag na mga meanings tungkol sa buhay. Kaya sabi niya, laws are not morals. Kung gagawa tayo ng paraan para tayong lahat ay magkaisa,
dapat meron din tayong pinag-ahawakang katotohanan na lahat tayo nagkakasundo. Ang hirap kasi nung iba-iba, kanya-kanya. Mas magaling kami, mas magaling dyan, pero universal. Ito ang sabi pagkatapos niyang makinig ng Divine Principle Seminar. So ito ang kasaysayan para maintindihan natin ang ibig sabihin ng bagong katotohanan o pahayag ng Diyos sa katotohanan. Pagpalagay mo, tumatakbo ang panahon papunta sa kanan ninyo, no? Nagsimula doon sa dulo, papunta sa kanan. From that position, wala kasi kung pointer, alumbas. So from the side, papunta rito, ito ang tinatawag nating development sa history. Ito naman, pataas ang spiritual development. Ang ibig sabihin nito, habang umaandar ang panahon, mula nung nagsimula ang tao din ay tumatalino. Tumataas ang kanyang consciousness. Kahit nasabihin natin na tayo ay pinanganak sa panahon nito, bata pa tayo, dala natin ang kaalaman ng nakaraan. Naintindihan po ba natin yon? Kaya hindi lang tayo nagsisimula sa zero. Nagsisimula tayo sa pundasyon ng ating mga nakaraan. Ayan. Kaya ang ibig sabihin itong diagram na ito, na ang tinatawag nating development ng ating spiritualidad, ito. Tinulungan ako dito ni Pastor para meron akong pointer. Sa yung pointer yung pula? Yung pula? Ayun, makikita niyo yung point na yun? Yan. Dito magsisimula at makikita natin na habang tumatakbo ang panahon, ang tinatawag nating consciousness o development ay pataas din. Kaya ang mangyayari, isang line na hindi vertical, kung hindi slant na line. So ang ibig sabihin nito, habang maandar ang panahon, tumataas din ang level ng development. Kaya mapapansin natin, dito nagsimula ang kasaysayan. Kaya ang unang mga tao sa mundo, mga walang masyadong alam. Alam niyo ba yung mga unang tao doon, nakatira sa gubat, o kaya sa kuweba, ano pa yun, nakatira sa treehouse, yung mga salitang primitive o savages, mga ganon. Hanggang sa habang sila'y umaandar, o habang umaandar ang kasaysayan, natututo sila sa kanilang buhay. Ang unang paraan ng tao na nakilala niya at nagkaroon siya ng paraan na makipag-usap sa Diyos ay sa pamamagitan ng kalikasan. Kaya ang unang relihiyon sa mundo, yung tinatawag nating nature worship. Sinasamba nila yung araw, sinasamba nila yung buwan, sinasamba nila yung mga Diyos ng bundok, Diyos ng dagat. Yan ang unang relihiyon. Kasi makapangyarihan ang kalikasan eh. Diba? Noong unang panahon, kunyari, meron kang tinitirhan, lumindol. Biglang lumindol yung buong mundo, nasira yung bahay mo. Sa susunod, may tinatawag na yung mga tao o Diyos ng bundok. Patawarin mo kami. Protektahan mo ang aming tirahan. Diba? O kaya biglang may dumating na malaking daluyong, tidal wave. And then may kinakausap na yung mga taong o Diyos ng dagat. Tulungan mo kaming huwag masira ang aming mga pananim at tirahan. Kaya ito ang unang paraan. Kasi nga ang tao hindi pa marunong sumulat at magbasa, mababa ang kanyang talino, ito rin ang paraan kung paano siya nakikitungo sa Diyos. Diba? Hanggang sa isa sa mga pinakamahalagang naimbento ng tao sa kasaysayan, yung magsulat. Ngayon yung idea, pwede mo nang isulat. Kaya ngayon, pag nabasa mo yung sinulat, nababasa mo yung laman ng isip. At ito ay pwedeng basahin ng marami pagsusulat. Kaya makikita natin, hindi ang mga tao marunong magsulat kagad at magbasa. Pero nung dumating yung panahon na yon, ito na yung unang pagkakataon na nagbigay ang Diyos ng pahayag sa tao sa panahon ni Moses. Di ba? Dahil marunong na ang tao magsulat, marunong na ang tao magbasa. Ang ibig sabihin, ibinabagay ng Diyos ang kanyang katotohanan sa level ng kanyang pag-unawa.
Kaya hindi niya pwedeng bigyan ng 10 utos kung hindi pa marunong magbasa. Binigay niya ang 10 utos sa tao nung natuto na ang taong sumulat at magbasa. Kaya ang ibig sabihin, habang nagdi-develop ang isip ng tao, habang nagdi-develop ang kanyang kaalaman, ibinabagay ng Diyos ang katotohanan ng ibinibigay niya para yung tao maintindihan ang gusto niyang sabihin. Kunyari ako ay marunong mag-English. Ang kausap ko hindi. Tapos kausapin ko ng English. Anong maiintindihan niya? Zero. Pero kung ako, sasabihin ko sa kanya ng napakasimpleng paraan. Kunyari, bata yung kausap ko, maiintindihan ako ng bata. Ganun din ang Diyos. Kaya ang katotohanan, marami yan. Kompleto yan, na kay God. Pero ang pagbibigay ng katotohanan sa tao, hindi niya binubuhos na parang tubig. Dinadala niya sa level ng ating pag-unawa. So hanggang dyan, ang ating kaya, ganyan din ang binigay sa atin. Ito ang dahilan, dumating sa panahon ni Moses, yung Ten Commandments, o yung panahon ng batas. Anong ibig sabihin ito? New expression of truth. Noong unang panahon, ano yung paraan? Nature, kalikasan. Kaya ang dami mga ancient religion na sumasamba sa araw, sumasamba sa dagat, sumasamba sa bundok. Pero nung tumaas na yung kaalaman, natuto na tayo magsulat at malalim mag-isip, tinaas ng Diyos ang paraan na makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Old Testament. Ito ang ibig sabihin ng kasaysayan sa panahon ni Moses. Old Testament, lumang tipan. Pero nung dumating yung panahon ni Moses, patuloy na tumakbo ang panahon, di ba? At habang tumatakbo ang panahon, anong nangyayari sa tao? Dahil na rin sa tinuro ng Diyos na batas o Ten Commandments, lalong tumalino ang tao sa kanyang pag-unawa, kaya dahil tumatalino ang tao, anong nangyayari? Mas maraming problema. Ito ang isang realidad ng buhay natin. Ang mas matalino, mas maraming kalokohan. Tama o hindi? Habang dumadami ang alam mo, dumadami rin ang alam mong kalokohan. Dumadami ang kasamaan mo. Kaya ito ang dahilan, hindi pinahihintulutan ng Diyos na ganun lang. Itinataas niya ang katotohanan na ibinibigay niya sa tao. Kaya pagkatapos ng panahon ni Moses, may dumating na panahon na nagbigay siya ng mas mataas na katotohanan. Anong panahon yon? Yung panahon ni Jesus. Kaya ito yung makikita natin sa kasaysayan. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao, pero hindi siya yung bumababa para magsalita. Meron siyang tagapagsalita or messengers. Naintindihan niyo? Hindi natin makikita si God na magtatayo dito, magsasalita sa stage. Paano niya kakausapin ang tao? Sa pamamagitan ng mga taong tagapagsalita niya. Ang tawag doon, mga propeta. Gagamitin ni God ang kanilang bibig. Gagamitin ni God ang kanilang isip para magpahayag ng katotohanan sa panahon na yan. Kaya ang Diyos, binabagay niya at gumagamit siya ng tao. May mga tao pang lumabas sa kasaysayan. Siguro kilala niyo yung mga pangalan na yan. Hindi lang sila lumabas sa kasaysayan para magbigay ng tinatawag na turo, pero sila ang mga ginamit ng Diyos para tumaas ang kaalaman natin sa katotohanan. Kilala niyo si Socrates? Ito ang philosopher na nanggaling sa Greece. At siya, ang kanyang turo, mataas na turo tungkol sa moralidad. Kaya si Socrates ay tinatawag na moral philosopher. At ang tinuturo niya tungkol sa pangloob at panglabas. Si Socrates, mas kilala siya ngayon bilang philosopher, pero pag-aalala niyo yung pangtinuro niya, very spiritual ang turo ni Socrates. Ginamit siya ng Diyos. Si Confucius, kilala niyo ba? Ito yung pinanganak sa China, in Chicto. At sa panahon niya, marami siyang itinuro sa kahalagahan ng ethics, yung relasyon. Kaya ito ang naging pahayag ng Diyos sa mga Chinese. Tinuruan ng Diyos sa mga Chinese. Katotohanan sa mga Chinese, yung turo ni Confucius. So saan nagsalita si God? Sa bibig ni Confucius. Kilala niyo si Buddha. Si Buddha naman, hindi galing sa China, galing sa India. Isang napakalaking bansa rin. At siya naman ang nagturo tungkol sa Buddhism.
Kasi ayon sa turo ng Hinduism, ang tao pag pinanganak, meron siyang caste. Yung kunyari, pinanganak ka alipin, hanggang mamatay ka, yung mga apo mo alipin pa rin. Pero sabi ni Buddha, hindi kailangan maging ganoon ang buhay natin. Lahat ng tao ay pwede maging Buddha. Ibig sabihin ng Buddha, yung naliwanagan. Enlightened. Kaya sila ay mga taong sikat sa kasaysayan, pero higit sa lahat, sila ang mga ginamit ng Diyos na tagapagsalita ng katotohanan sa mundo. Kaya hindi lamang si Moses, maraming ginamit ng mundo. Dumating ang panahon ni Kristo, 2,000 taon na nakaraan dyan. Nung dumating si Kristo, inulit-ulit niya lang ba ang tinuro ni Moses? Yun lang ba ang sinabi niya? Kinopya niya lang ba yung sinabi ni Moses? Hindi. Anong ginawa niya? Binago. Anong klaseng pagbabago? Inangat niya sa mas mataas na antas. Kunya, example, sinabi ni Moses, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Para ba Tagalogin yun? Ngipin para sa ngipin, mata sa mata. Ibig sabihin, gantihan. Sabi ni Jesus nung dumating siya, binabago na natin ang lahat. Hindi na ganyan ngayon. Kasi gantihan noon eh. Pag ikaw ay sinampal, sabi ni Jesus, sa iyong kanang pisngi, ano gagawin mo? Sampalin mo rin. Yun ba sinabi ni Jesus? Hindi. Ibigay mo yung kaliwa. Tama? Siguro yun sa Biblia? Ibig sabihin, iba. New expression of truth. Pag ikaw daw ay binato ng bato, anong gawin mo? Batuhin mo rin. Pero ang sinabi ni Jesus, huwag bato. Batuhin mo ng tinapay. Ito ang kaibahan ng New Testament at saka Old Testament. So, sinong mas mataas? New Testament o Old Testament? Sinong mas mataas ng katotohanan? New or Old? New Testament. Kung titingnan mo yung Old Testament, ang kapal-kapal. Ang New Testament, manipis. Pero mas malalim ang turo ng New Testament. Naintindihan ko sa kasabihin, kinocompare natin ang kaibahan ng Old tsaka ng New. At ang New Testament ay mas mataas na katuruan dahil dumating ito sa panahon na kung saan ang tao ay tumalino at lumalim ang kanyang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa mundo at sa buhay. Dahil nga ang tao kailangan bigyan niya ng mas mataas na katotohanan dahil ang tao nga habang tumatalino, dumadami ang abilidad at kapasidad niya na gumawa ng masama at kalokohan. Naintindihan niyo ba? Meron pang tinuro si Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi yan itinuro dati. Bagong expression of truth yan. Meron pa isa. Sinabi ni Moses, huwag kang magnakaw. Hindi, huwag kang pumatay. Sabi ni Jesus, kapag ikaw ay galit sa iyong kapwa at gusto mo rin siyang gawin ng ganon, parang ginawa mo na rin kahit di mo siya pinatay. Di ba minsan galit na galit ka? Tapos parang nag-iisip ka ng masama at sukol sa kanya, hindi mo na raw kailangan gawin. Parang ganun na rin yan pag inisip mo ganun. Meron pa siya sinabi, kapag ang isang, sa panahon ni Old Testament, ni Moses, huwag kang mangangalon niya. Do not commit adultery. Narinig yun na yan, di ba? Pero ang sabi ni Jesus, mas mataas sa katotohanan, kapag ang lalaki daw ay tumingin na gusto niyang mangalon niya sa babae, hindi niya pa ginagawa, nangalon niya na siya sa kanyang puso. He has committed adultery in his heart. So, anong ibig sabihin? Ito, kailangan gagawin mo, pero nung panahon ni Jesus, itinaas niya ang katotohanan. Hindi mo pa ginagawa, pag ganun ang intention mo, parang ginawa mo na rin. So, tama. Ito ang tinatawag na new expression of the truth sa New Testament age. Kaya nung dumating si Kristo, ito ang nagbago ang mundo. Naliwanagan tayo sa maraming bagay na hindi natin naunawaan dati. Ito ang gumabay sa atin. Turo ng Diyos na katotohanan. Si Jesus ang naging instrumento. Siya ang nagsalita. Siya ang nagsalita at ang bibig niya ang naging paraan na nalaman natin ang katotohanan. Di ba? Pero, ito na naman yung pero, kasi matagal na ito eh. 2,000 taon na ito na nangyari. Dumating si Jesus, 2,000 taon na ang nakalipas. Dahil 2,000 taong libo nang nakalipas, marami nang nagbago na naman sa mundo,
lalo na sa pag-iisip ng tao. Pareho lang ba mag-isip ang tao ngayon tsaka sa panahon ni Jesus o magkaiba? Pareho magkaiba? Magkaibang magkaiba. Imagine, nung panahon ni Jesus, wala pa tayong mga telepono, wala tayong radyo, wala tayong sasakyan. Meron namang wifi nung panahon ni Jesus? Internet? Wala. Kaya iba yung pag-iisip ng tao ngayon. Kaya nga, kung ganoon, hindi pwedeng mahinto ang pagpapahayag ng Diyos sa New Testament. Pagkatapos ng 2,000 taon na tumalino ulit ang tao, kailangan ng mas mataas na level ng katotohanan para maakma, ma-level dun sa kaalaman ng tao ang katotohanan. Kaya ito ang nakasulat sa Biblia. Hindi matatapos lahat sa Biblia. John 16:12. Siguro, samahan niyo kong basahin. I have much more to say to you, more than you can now bear. But the Spirit of Truth will guide you into all the truth. Anong ibig sabihin niyan? Tapos na lahat? Hindi. Ang sinasabi ni Jesus dito, marami pa akong gustong sabihin katotohanan sa inyo, pero hindi niyo pa ako maintindihan sa panahong ito. Pero darating ang isang panahon, dadating ang katotohanan. So ang ibig sabihin nito, hindi pa tapos ang pagpapahayag ng Diyos ng katotohanan sa mundo, sa tao. Lalo na, may tinatawag na panahon sa hinaharap, future time. Ito pa, sinabi rin sa Biblia, though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will tell you plainly about my Father. Nung unang panahon, nung panahon ni Jesus, nagsasalita siya sa pamamagitan ng patalinhaga. Alam niyo yung salitang patalinhaga? Yung mga paligoy-ligoy pa, hindi diretso at kailangan mo intindihin mabuti para maunawaan. Ginagamitan niya na pa ng kwento, parables, para maintindihan ng tao ang gusto niyang sabihin. Hindi niya directly tinatamaan kung gusto niyang tamaan, ginagawa niyang paikot. Yun ang figurative language. No? Pero darating daw ang panahon, ibig sabihin, may darating na katotohanan. Hindi na figurative o patalinhaga kung hindi payak, tuwiran, na ipapaliwanag ang tungkol sa Diyos. So, ang ibig lang sabihin nito, may darating na bagong expression o bagong pahayag. Ito naman ang sinabi ni Paul nung sumulat siya sa mga taga-Korinto. Ngayon, alam ko yung parte. Then, I shall know. Ano ibig sabihin ng I shall? Future. Darating ang panahon, malalaman ko rin ang kabuuan. Even as I am fully known. Ibig sabihin, ang nalaman natin na natuturan natin sa Biblia, hindi ito ang kabuuang katotohanan na gustong sabihin ng Diyos sa panahon ngayon para maintindihan natin ang katotohanan niya. Ito ay partial. Kaya sa panahon ngayon, katulad ng nakaraan, gagamit ang Diyos ng mga tao magsasalita para sa kanyang salita. Kilala niyo ba ito? Ito yung sikat na tao na nanggaling sa India. Ang pangalan niya si Mahatma Gandhi. Isa siyang abogado na nag-aaral sa England. Ang bansang India na napakalaki ay sinakop ng isang maliit na bansa na India. At nung pagkatapos niya mag-aaral, bumalik siya, nakita niya ang pag-aabuso ng England sa kanyang bansa. So anong ginawa niya? Siya ang ginamit ng Diyos ng pagbabago. Nagturo siya. At ang kanyang turo talagang galing sa Diyos sapagkat ang kanyang paraan hindi sa pakikibaka ng marahas. Alam niyo ba yung tinatawag na peaceful resistance o yung passive resistance? Pinayagan silang paluin, saktan, durahan, tsaka kung anong gabitin, pero hindi sila umatras at hindi sila umaayaw. Hanggang yun namamalo, nananakit ang nasasaktan. Kaya si Gandhi ang naging paraan na natutunan ng mga tao sa India ang bagong katotohanan ng Diyos sa mundo. Meron pa isa. Kilala niyo ba si Martin Luther King Jr.? Kung titingnan niyo, maitim. Pero hindi yan dahil sa pagde-develop ng litrato. Totoong maitim siya dahil ang kanyang mga ninuno ay nanggaling sa Africa. Si Martin Luther King ay nakapag-aral. Nakatapos ng mataas na level ng pag-aaral. Kaya si Martin Luther King, kumbaga nagsalita siya para i-defend yung mga iba pang mga
maiitim sa Amerika. Nung maiksing kasaysayan, dumating ang mga maiitim na Aprikano sa Amerika bilang mga alipin na mga puti. Pero bilang mga alipin, wala silang masyadong karapatan, pero marami sa kanila na nagsikap, nakapag-aral, isa yun si Martin Luther, at nagsalita siya. At ito nga, sinasabi ni Father Moon, ginamit daw siya ng Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos ay hindi kumikilala ng tao dahil sa kanyang kulay ng balat. Kaya puti at itim, walang kaibahan. Ang tinitignan ng Diyos, ang puso, yung karakter. Kaya ginising niya ang maraming Amerikano nung panahon na yon na dapat huwag tayong magtinginan lamang sa kulay ng balat. So ginamit ng Diyos si Martin Luther na magsalita. Siya ang naging instrumento ng pagsasalita para malaman ng tao ang bagong katotohanan o ang bagong pahayag ng katotohanan sa makabagong panahon. Isa pang galing sa India, pero wala akong litrato dyan, si Mother Teresa. Narinig na ba yung Mother Teresa ang pangalan? Si Mother Teresa ay tiga Calcutta sa India yan. Isang araw, lumabas siya, maraming tinatawag ng mga ketongin sa kalsada. Pinapansin niya, naawa siya pero wala siyang magawa. Hanggang sa isang araw, nung tinitignan niya, biglang lumabas yung mukha ni Kristo sa kanila. At dito nagsimula ang kanyang ministro o ministry na tulungan sila. Nagpakain, mamaya tinaliguan, binihisan. Nung nakita ng maraming tao, maraming sumama. Kaya naging isang kilusan yan sa pag-aalaga ng mga kitongin sa India. Hanggang sa naging isang malawak na kilusan sa buong mundo. Hindi masyadong magaling magsalita si Mother Teresa, pero ginamit niya ang buhay ni Mother Teresa para magpahayag ng paraan ng pagbabago. So anong ibig sabihin? Ito ang paraan ng Diyos. Ginagamit niya ang tao at kapagsalita. Ibinabagay niya sa isip, sa level ng isip. Kaya kung ano yung masama sa panahon na yan, doon niya ina-address ang problema. Isang tao din sa makabagong panahon ang ginamit niya na magsalita ng bagong katotohanan. Kilala niyo lahat, si Father Moon. Si Father Moon na pinanganak noong 1920, sumakabilang buhay noong 2012. At hindi siya dumating dito para lang magsimula ng isang kilusan. Meron siyang itinuturong katotohanan. Ito ang divine principle. Kaya kung ang Diyos na siyang nagturo kay Moses ng katotohanan, na nagturo sa panahon ni Jesus ng katotohanan, siya pa rin yung Diyos na buhay na nagpapahayag ng katotohanan sa makabagong panahon natin ngayon. At ginamit niya ang isang tao sa isang bansa na hindi mo akalain, ang bansang Korea, para gumamit ng tao na magpapahayag ng bagong katotohanan. Ito ang divine principle. Alam niyo rin tong kwento na to? Pinanganak si Father Moon bilang isang Confucianist. Yung naniniwala sa turo ni Confucius. Marami yan sa Korea. Mabait ang kanyang pamilya. Ang mga Confucianist, hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa epekto ng kasamaan at epekto ng kabutihan. Pero marami siyang katanungan kaya na hindi masagutan. Nung 10 taong gulang na siya, may mga dumating na mga Amerikano sa kanyang bansa na silang nagturo ng Biblia. At tinanggap ng kanyang pamilya, naging mga Kristiyano ang kanyang mga magulang. Naging Kristiyano na rin siya, 10 taong gulang lamang. Pero lalo yatang dumami ang katanungan niya mula nung natutunan niya ang Kristiyanismo, kahit nakilala niya ang Diyos. Kasi ang di niya mapaliwanag, bakit ang daming naghihirap? Ba't ang dami mga taong nagikahos? Nasaan ang Diyos sa mga panahon na yan? Bakit hindi sila tinutulungan kung mabait siya? So, sinubukan niyang tanungin sa napakaraming taong nagtuturo. Wala siyang makuhang sagot. Hanggang isang araw, ito yung date, April 17, 1935, lumabas daw siya ng kanyang bahay. Ito yung araw ng pagkabuhay ni Kristo, Easter Sunday. May burol sa likod ng kanilang bahay. Medyo malayo-layo. Pumunta siya ron, madaling araw, madilim pa, para manalangin. At naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Iyak daw siya ng iyak. At pagkatapos niyang magdasal, biglang nagpakita sa kanya si Kristo spiritually. At kinonfirm ni Jesus sa kanya.
Sabi sa kanya, tamang iniisip mo. Kasi hindi natapos o natupad ang plano ng Diyos. Ito ang dahilan ako'y pinadala para ito ay mangyari at tapusin ko. Pero namatay ako na hindi natatapos. Kailangan may magpatuloy ng inumpisahan ko. Yan ang sinabi niya kay Father Moon. Ilang taon si Father Moon? 15. 15 taong gulang lamang. Nagulat siya. Eh bakit ako ang bata ko pa? Kasi ako nung 15 ang edad ko, gusto kong gawin mag-basketball, mag-barkada. Pero itong batang ito, linapitan at sinabi ni Kristo sa kanya, ikaw ang magpapatuloy ng mission ko. And then pagkatapos ng 3 pagtanong, sa kanya lang nasabing, sige, gagawin ko. At pagkatapos siyang tanggapin, ito na ang simula ng kumbaga buhay niya na ginamit ng Diyos para siya ang magpatuloy sa inumpisang misyon at hindi natapos ni Jesus. Ito ang April 17, 1935. Kaya dito rin nagsimula ang pahayag ng divine principle. Marami siyang pakikipag-usap. Maraming tinuro sa kanya si Jesus. At bukod pa dyan, nabuksan daw sa kanya ang spirit world at nakipag-usap din siya kala Moses, pati si Muhammad, si Buddha. Kaya ito ang nilalaman ng divine principle. Kaya ang divine principle, hindi ito galing sa isang eskwelahan. Si Father Moon, hindi nag-aral sa isang theological school. Hindi nag-aral sa isang university. Otherwise, yung libro, puro footnotes. Ayon sa gawa ni, ayon sa sinulat ni, ayon sa sinabi ni. Pero hindi. Ang divine principle ay direktong pahayag ng Diyos sa tao na ginamit niya si Father Moon. Naintindihan gusto ko sabihin? Ang daming nag-aaral ng Biblia. Ang daming nag-aaral sa mga eskwelahan. Pero mga academic. Pero si Father Moon, wala siyang footnotes. Dahil ang lahat ng nilalaman ng libro ay galing sa Diyos. Kaya ito yung pinapahayag niya, dinideclare niya. Kaya pag kayo nagturo kayo ng divine principle, huwag kayong parang mahina ang loob dahil ito ay hindi galing sa inyo, galing sa Diyos yung pahayag ng divine principle. Adyo? So, una siyang tinawag dahil sa kanyang mga ginawa, he was anointed and now he is fulfilling his mission. Gaano kaya kalalim ang pinagdaanan niya? Hindi natin siguro pag-uusapan ngayon, pero pagdating sa panahon na makakapag-aral tayo po sa buhay ni Father Moon, makikita niyo yung pinagdaanan niya. Hindi naging madali. No, sa isang tao na gusto talagang magturo, marami siyang haharaping mga challenges o pagsubok. Hindi ito iba kay Father Moon. At kung titingnan yung buhay niya, grabe ang pinagdaanan. Kaya pagkatapos ng 2,000 taon mula nung dumating si Kristo sa mundo, ang binabasa natin sa Biblia ay 2,000 taon na naturo. Hindi ko sinasabing wala ng kwenta. Ang sinasabi ko, nagbabago ang panahon. Kaya dapat iangat natin ang ating kaalaman sa katotohanan, kaya ito ang dahilan dumating sa ating buhay sa panahon natin ngayon, kaya napakalaga ng panahon ngayon, ang divine principle. Ang bagong expression ng truth. Ito rin ang tinatawag nating completed testament. Kaya napakalaking blessing yan. Ang tunay na blessing, hindi yung seremonya, yung malaman ang divine principle. Yan ang tunay na blessing sa lahat ng blessing. Sinabi rin sa Revelation 10, magkakaroon ng bagong pagpapahayag tungkol sa tao, bansa, mga salita at hari. Ine-expect ng Kristiyano, nakasulat yan sa Biblia, na may darating na bagong katotohanan na siyang magbibigay ng mas mataas na kaalaman ng tao tungkol sa Diyos. Pero ito ang warning din ni Jesus. Nagturo siya ng ganito. Ang bagong alak ay dapat isisilid sa bagong sisidlan ng alak. New wines must be poured into new wineskin. Alam niyo po yung tinatawag na wineskin? Ito'y balat ng kambing na tinahi. Kaya ito'y dito rin nalagay ang alak. At ang paraan para ma-preserve mo, dapat bagong alak, bagong lalagyan. Kasi pag linagyan mo ng lumang alak, yung bagong lalagyan, sayang yung bagong lalagyan. Madaling mag-asim yung alak. Pag linagyan mo naman ng bagong alak, luma yung lalagyan, aasim din kaagad. So anong paraan? Bagong alak, bagong lalagyan.
Pero patalinhaga, anong ibig niya sabihin talaga? Ang ibig sabihin ni Jesus, kung gusto mong tumanggap ng bagong katotohanan, kailangan baguhin mo yung isip mo rin. Ang pinakamahirap sa isang tao, kapag may alam na siya, hindi niya na pwedeng tanggapin yung mga bagong ideya. Ah, alam ko na yan dati. O kaya, ah, mali yan, ang alam ko yung sa amin, tama. Alam niyo ba yan yung sinasabing sarado ang isip? Ito ang dahilan nag-develop ang science, hindi masyado ang religion. Kasi ang mga scientist, bukas ang isip nila. Hindi yung feeling ang pinapairal. Kung hindi yung kanilang tinatawag na objectivity, yung bang kung ano yung tama at mali, yun ang tinitignan nila. So ang ibig sabihin lang nito sa Biblia, na kung may bagong katotohanan, huwag natin, kumbaga, sasabing tama o mali kaagad. Suriin, pag-aralan. At pagkatapos mong natutunan na pag-aralan, kung tama, tanggapin mo. Kung hindi, huwag mo tanggapin. Ganun lang naman yun eh. Pero ang hindi maganda, hindi mo pa nga alam, sinasabi mo na, ayoko. Hindi mo pa nga alam, mali, sasabihin mo ganun. Hindi tama yung ganun pag-iisip. At walang progress na mangyayari sa isang taong ganun mag-isip. Kaya, sabi natin kanina, ang pinakamahalagang foundation ng blessing, ito yung tinatawag na divine principle. Ang pangalawa naman, ang pagkilala mo sa posisyon ng true parents. Again, ito rin ang condition. Hindi mo rin mauunawaan ang blessing kung walang true parents. At isa pa, hindi mo maiintindihan o mauunawaan ang true parents kung hindi mo naiintindihan ang divine principle. Naintindihan niyo ba? Kaya kung gano'ng kalali mo naiintindihan ang divine principle, ito rin ang magtuturo sa'yo kung anong halaga ng true parents. Kaya nga, ito ay kailangan dinadaan natin sa panalangin at pag-aaral ng divine principle. So, kailangan dalawa yan. Hindi pwedeng tumanggap ka ng blessing na wala man lang tungtungan o paa na tinutungtungan yung blessing. Ano yung unang paa ng blessing? Divine principle. Ano yung pangalawa? True parents. Pag sinabi natin true parents, tinutukoy natin si Father at si Mother Moon. Si Father Moon, sa makabilang buhay na, ngayon, siya ay kinakatawan ng kanyang kabiyak na si Mother Moon. Si Mrs. Moon ang tumatayo na posisyon ng true parents. Kaya ngayon, nagkaisa ang physical world at spirit world. Habang si Father Moon nasa spirit world, si Mother Moon nasa physical world, nagkaisa ang physical at spirit world. So napakahalaga. Kapag naiintindihan natin ang divine principle at true parents, ito ang magbibigay ng napakataas na halaga sa ating blessing. Ang divine principle ang sumasagot sa napakarami mga katanungan. Kaya alam nyo ba, ito ay isang karanasan ko rin. Misan, ang mga audience natin na kinakausap, ang tataas ng mga napag-aralan, mga doktor, etc. Pero may alam ako na hindi nila alam. Di ba? Kaya ang ibig sabihin nga, kapag natutunan nyo ang divine principle, magkakaroon kayo ng kaalaman na kahit yung mga pinakamagaling mag-research, hindi nila alam. Lalo na yung pagdating sa chapter 2. Hindi nila alam yon. Kayo lang nakakaalam. Pangalawa, harmonized religion and philosophy. Pag pag-aaral natin ang divine principle, makikita nyo kung gaano kagaling ang divine principle na pagkasunduin ang filosofiya at ang relihiyon. Sabi ng isang bishop, nang galing sa British Council of Churches, nag-attend siya ng Divine Principle Seminar. Ang unification daw ay gumagawa ng napakaraming gawain para sa pagkakaisa ng iba-ibang relihiyon. Higit pa sa World Council of Churches, ito yung grupo ng mga Protestante, higit pa sa Vatican. Alam niyo yung Vatican? Ito yung sentro ng kapangyarihan ng Katoliko. Kahit pagsamain mo daw yan, mas maliit pa dahil mas maraming ginagawa si Father Moon sa kanyang divine principle para magkasundo-sundo ang mga relihiyon. Malaking bagay yan, sinabi yan ng isang bishop na nag-attend ng divine principle. Ito naman, galing sa isang professor na Muslim. Sabi niya, ang movement daw ng divine principle ay nagiging parang namumuno sa napakaraming mga grupo ng relihiyoso. Dahil ang ginagawa niya, ay gumagawa siya ng circle of spiritual cooperation. Ibig sabihin, humahanap ng paraan para sila magtulungan, mag-cooperate. No? Hindi yung sasabihin mo, mali kayo, dapat husgahan kayo, dapat paparusahan kayo ng Diyos.
Pero ang ginagawa ng unification movement, sabi ng isang Muslim na professor, eh, siya ang gumagawa ng paraan magkasundo ng iba-ibang relihiyon. Kaya sa tinatawag nating divine principle, hindi natin pinopromote ang isang relihiyon. Hindi rin natin sisiraan ang isang relihiyon. Ang ituturo natin, prinsipyo ng Diyos. At pag ito'y natutunan mo, magiging tunay kang anak ng Diyos. Hindi lang membro ng isang simbahan. Pangatlo, religion and science. Mababasa natin ito sa salita na sinulat naman ng isang scientist, si Marcelo Alonso, na si Father Moon daw ang tanging leader na gumagawa ng paraan na magkausap, magkadiskusyonan ang mga taong scientist at saka social scientist. Wala daw siyang alam na taong gumagawa nun. Kaya si Father Moon, ang mga conferences niya, hindi lang para sa religious, hindi lang para sa mga social scientists, pero pinagsasama niya yung dalawa. Ganong kagaling ang divine principle. Pang-apat, unifies the family. Siguro ito, alam niyo na ito, na ang divine principle, ang dahilan, meron tayong blessing. Kaya nga, isa sa mga pinakamalaking blessing ng February 1, di ba? 2015, sa Marikina Sports Blessing, Marikina Sports Complex, or Sports Center. At ito yung ginawa natin doon. Ginagawa lang ba natin yan para marami tayong papakitang tao? Hindi. Dahil sa programa to unify the family. At pag nag-stimula yung mga lecture, ipapaliwanag natin kung gaano kahalaga ang pagbabago na magsisimula sa pamilya. Kasi kahit meron ka pang bagong leader dyan o bagong sistemang politika, bagong negosyo, kung hindi ang taong nagbago, kung hindi ang mga pamilya nagbago, para ka lang nagbago ng damit, ikaw pa rin yun, no? Kahit maganda o mamahalin ang damit mo, kung ikaw mismo hindi nagbago, walang pinagbago, itsura, ang walang pinagbago sa'yo, itsura mo lang nagbago. Okay? Ito naman, isang pare, Jesuit, kapangalan ko, Stokayo Joseph Victor. Sabi niya, ano siya kasi, pare na sociologist. Ang sociologist, yung nag-aaral tungkol sa lipunan. Ang ginagawa daw ng unificationist, yung mga nagpa-practice ng divine principle, is isang programang pangpamilya na umuubra. It works. Lalo na pag ikaw ay nag-aral sa Amerika at doon mo pinag-aralan ng lipunan, napaka-sira, kumbaga, ang sistema ng pamilya. Nabanggit ko nga kanina, 75% ang divorce rate. Pag ang isang Amerikano nag-divorce, marami yun, at nag-asawang muli, tumataas ang divorce rate. Di ba? Pag nag-divorce, nag-unang asawa, 75%. Pag pangalawang asawa na, nagiging 80%. Hindi ibig sabihin, pag pinalitan mo yung asawa, mas magaling yung pangalawa. Mas maraming nagdi-divorce na pangalawang asawa. Naintindihan niyo po ba? At pagka ang isang Amerikano, dalawang beses na nag-asawa, dalawang beses nag-divorce, nag-asawang ulit, ang divorce rate nagiging 85%. 15 lang sa 100 ang matitira. Anong ibig sabihin? Habang pinapayagan ng pamahalaan ang paghihiwalay at pinapayagan ng pag-aasawang muli, yung kapalit, hindi ibig sabihin mas magaling. Hindi ibig sabihin mas okay. Mas maraming nakakahiwalay sa pangalawa, mas higit pang mas maraming nakakahiwalay sa pangatlong pag-aasawa. Ah, siguro mas marami pag-apat na. May mga tao siguro hindi lang tatlong beses mag-aasawa kasi pinapayagan ng batas eh. Anyway, sabi ni Victor, ang unification blessing daw is a program that works. Dahil ang rate of success, 95%. Ibig sabihin, meron pa rin failure, mga 5%. Pero walang nakalapit. Sa lahat ng mga tumanggap ng blessing, 95% success. Wala tayo makikitang ganon. Sa Sweden, 86% ang divorce rate. Sa Japan, 85% ang divorce rate. Sa Korea, ganun din. 85% ang divorce rate. Saan ka lang makakita ng 95%? Sa blessing. Sa interfaith peace blessing. Adyo? So, yun ang ibig sabihin. Panglima, harmonized races, nations, and culture. Madalas ginagawa natin yung blessing sa Pilipinas, pero actually, international ang ating kilusan. Worldwide. Sabi ni Darrell Bryan, isang profesor ng relihiyon na galing sa Canada, ang tinuturong vision ni Father Moon ay hindi lamang para tayo magkapare-pareho. Kaya hindi ito ang sinusulong niya na magkaroon tayo ng organisasyon, lahat ng tao maging membro ng organisasyon natin.
Ang sinasabi niya dito, yun ang divine principle. Kaya, ang divine principle, hindi sasabi na lumipat ka na ng simbahan o magpa-convert ka na ng relihiyon. Hindi ganun. Hindi yun ang mahalaga. Kung lahat ba tayo naging converted tayo sa isang religion, aayos na yung mundo natin? Hindi. Pero kung lahat tayo nagpa-practice ng divine principle, doon lalabas ang pagbabago. Doon mangyayari ang pagbabago. Hindi yung tinatawag natin na pagbabago lang ng relihiyon. Kaya, kung ano man ang gusto yung relihiyon na i-practice, pwede. Pero dapat, itaas nyo yung consciousness sa level ng divine principle na siyang pag-uusapan natin. Kaya ang divine principle ay ang bagong katotohanan sa sangkatauhan na ipinahayag ng Diyos sa panahon ngayon. Ito yung panahon ng last days. Pag-uusapan din natin yon. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, sa pamamagitan ng kanyang itinalaga, ang true parents, tunay na magulang. Okay, bilang pasimula, ano yung tatlong parte ng divine principle? Nagsisimula yan sa creation, ang prinsipyo ng paglikha. Ang importante rito, malalaman natin yung original na plano. Sa lahat ng mga nasisira, saan natin inaayos? Kinokumpara natin sa original. No, hindi natin gusto yung hindi original. Mas gusto natin yung original. Ito ang isang magandang demonstration. Alam niyo ba yung Xerox machine? Meron kang ikokopyang papel. Gusto mong kopyahin ng 1,000 beses. So, linagay mo na sa machine, sinarado mo, pinindot mo, 1,000 kopya. Wala ka nang gagawin, maupo ka na lang. Pag pinindot mo na yung go, lalabas yung papel. Lahat yun, kinokopya yung kinopya mo. And then siguro, mga 300 pa lang nakokopya mo, sinilip mo ulit, and then yung sinilip mo yung 1 kopya, meron ka palang mali. Nagkamali kayo sa spelling, o mali yung pangalan. Ano nangyari? Hindi lang isa ang may problema. Hindi lang isa ang kopya ang problema mo. Yung 1,000 kopya, puro mali. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, napakahalaga ng original copy. Para ang mundo natin ay maayos, kailangan alam natin ang original ideal ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng creation, paglikha? Ano ang kahulugan ng tao? Ano ang ibig sabihin ng pag-aasawa? May original yan. Ano ang ibig sabihin ng magulang? Ano ang ibig sabihin ng anak? Ano ang ibig sabihin ng pamilya? May original yan. Kaya hindi tayo maghahanap at mag-iimbento niyan. Meron ng original yan na nanggaling sa Diyos. Ito ang principle of creation. Pero pagkatapos ng principle of creation, darating tayo sa pangalawang tema, the human fall. Kung gaano kahalaga ang pagpapaliwanag tungkol sa ka-evil o kasamaan, ito ang kahalagaan ng pangalawang chapter. Ipinapaliwanag dito kung bakit nagkaroon ng kasamaan. Sinong gumawa ng mundo? Diyos. Sinong gumawa ng tao? Diyos. Kung ang Diyos ay may magandang layunin, paano nakapasok ang masama sa mundong ginawa niya? Kung ang Diyos ang gumawa sa tao, ba't nakapasok ang masama sa tao? Saan ang galing yun? Pag hindi natin may paliwanag, hindi natin mabibigyan ng tamang kahulugan ng Diyos sa tao. Kaya, ang second part, ipinapaliwanag, ang evil o ang kasamaan ay nanggaling sa isang mabuting bagay na mali ang paggamit o mali ang paggamit. No, particularly, love. Napakaganda ng pag-ibig. Pero gaano mo naiintindihan ang pag-ibig? Kapag ang pag-ibig, mali ang paggamit, ito ang nagiging dahilan ng kasamaan. Ang sex din ay napakabanal. Pero pag mali ang paggamit ng sex, ito rin ang pinanggagalingan ng evil. Yun ang sinasabi ng Divine Principle. Papaliwanag natin sa lecture. Pero ito ang kahalagahan ng Divine Principle. Ipinapaliwanag ngayon. At pangatlo, ipapaliwanag ang solusyon. Ito yung madugo. Ito yung mahabang proseso. Kasi hindi madaling mag-ayos. Anong mas madali? Magsira o mag-ayos? Mas madaling mag-ayos. Ay, mas madaling magsira kaysa mag-ayos. Nabasag kunyari yung expensive na flower vase. Diba? Ang hirap magkabit-kabit, magdugtong-dugtong. I-glue mo pa naman yan. Pero ang daling masira. Si Eva at si Adan ay nagkasala. Siguro ang kasalanan nila, wala pang
wala pang 20 minutos, baka wala pang 10 minuto. Pero gaano kahaba ang proseso ng pag-ayos? Umabot na ng 6,000 taon ayon sa Biblia para ayusin yung problema. Kaya ito ang magpapaliwanag sa atin ng paraan para yung nasira ay maibalik natin sa original. Kaya ang restoration, ibinabalik sa dati na kanyang halaga, kanyang itsura, at kanyang posisyon. Itong divine principle na may tatlong parte ang naging dahilan nagkaroon ng unification movement. Ibig sabihin, ito ay katotohanan pang Diyos, pero ito rin ang gumabay sa napakaraming mga kilusan sa buong mundo. Kung mapapansin nyo, ang dami natin pinapasukan. Hindi dahil sa gusto lang natin pumasok. Kasi ayon sa turo ng divine principle, hindi lang ang spiritual ang dapat maayos natin. May magandang plano ang Diyos, pangkalahatan, lalo na sa mundo. Kasama na dyan ang politika. Kaya nga, ang divine principle din ang pinakamagaling na gabay sa tamang pamamalakad, pamumuno, at pagiging leader ng isang lugar. Ito ang mga areas na kung saan na-involve ang unification. Kaya nga, hindi na lang siya ngayon seminar activities natin. Ang dami nating ginagawa. May blessing, merong mga kabataan, meron tayong grupong kababaihan, meron mga grupo para sa mga nagtuturo, sundalo, ang dami. At kung titingnan nyo rin, hindi lang dito sa Pilipinas, international. Kaya ang pinakamakapangyarihan kung bakit naging ganito ang unification movement, hindi dahil sa meron tayong mga miyembro, meron tayong mga pondo, ang pinakamakapangyarihan dyan, meron tayong divine principle. Dahil kahit na ano pa ang meron ka, kung wala kang motivation, wala kang katotohanan na tutulak dyan sa gagawin mo, hindi ito magiging matagumpay. Kaya, the unification movement is born out of the God-centered worldview. Kaya ito ang ibig niya sabihin. Ang katotohanan ng divine principle ang siyang pagsisimula ng pagbabago. Kapag naintindihan natin ang katotohanan, ito ang magsisimula ng tunay na pagbabago na nanggagaling sa loob. Kaya pag pinalitan mo yung kulay ng bahay mo, hindi ibig sabihin nagbago yung bahay mo, yung itsura lang. Pag sa tao din, pinalitan mo lang yung damit o yung buhok, kulay ng buhok, o kaya iniba mo yung pangalan mo, walang nagbago sa'yo. No? Kunyari, isang linggo mo sinuot yung damit mo, pinalitan mo ng bago, yung damit mo lang nagbago. Ikaw pa rin yun. No? Anong ibig sabihin nito? Ang tunay na pagbabago nang galing sa loob at ang tunay na pagbabago sa loob magsisimula sa ating kaalaman ng katotohanan. Ito ang divine principle. At kung ikaw ay nagbago, pati yung relasyon mo sa iba, magbabago. Kaya nga, ito ang paraan para magkasundo ang mga tao. At pag nagkakasundo na tayo, ito ang magpapabago ng lipunan. Di ba? Kaya tignan natin ito sa tamang proseso. Huwag natin iisipin na sana magbago yung bansa. Sana magbago yung lipunan. Sana magbago na ito, bago na yan. Pero samantalang ikaw, hindi ka magbabago. Kung gusto mo talagang magbago ang nasa labas mo, dapat magsimula sa iyong sarili. Adyo? Dapat ganon ang dapat na gagawin natin. Kaya walang tunay na pagbabago na hindi nagsisimula sa sarili mo. Sabi ni Gandhi, "Let us become the change we want to see in the world." Gawin natin, tayo ang magiging pagbabago ng mundo na gusto nating mangyari. Kaya saan magsisimula? Sa ating sarili. Diba? Pag nagbago ang mga pamilya, nagbabago ang lipunan. Pag nagbago ang lipunan, magbabago na yung buong barangay, magbabago na yung buong bansa. Pag nagbabago ng Pilipinas, maapektuhan na natin yung mga ibang karatig bansa natin. Hanggang sa magbabago ang mundo. Kaya ang pagbabago, hindi yon sa sistema, organisasyon, o leadership. Nasa tao. Kaya yun ang kahalaga niya. Kaya ang solusyon at pag-asa ay ang bago at mas malalim na kaalaman tungkol sa Diyos, mas malalim na kaalaman tungkol sa ating sarili, at mas malalim na kaalaman tungkol sa mundo sa panahon ng napakaraming problema. Ano yung better understanding ngayon? Ito yung divine principle. Kaya dito nakasulat,
It is God's greatest gift for man. Pinakamagandang regalong binigay ng Diyos sa tao. Pero kahit na nandyan yan, kung hindi mo naunawaan, wala rin. Kahit alam mo yan, naunawaan mo nga, pero hindi mo naman isinasabuhay, wala rin. Kaya importante kung paano natin siya maunawaan at kung paano natin makikita ang kanyang aplikasyon sa buhay natin. Kaya ang katotohanan, hindi yung nakasulat ng mga letra sa libro. Ang katotohanan, kapag ito'y pinapraktis mo at lumalabas ang resulta. Yun ang ibig sabihin talaga ng katotohanan. Okay? So ang ating tinapos ay introduction pa lamang. Hindi pa tayo nagsimula sa first chapter, pero sa pagkatapos natin, pag-uusapan na natin yung unang-unang kabanata, yung principle of creation. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.